What's up mga ka-whitey? Welcome back to my YouTube channel, Melvin's Tutorial. Now guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano nga ba gumawa ng sariling video sa TikTok. Kasi guys, alam naman natin, pag masariling yung video, there is still a chance na mas maaaring makilala yung iyong TikTok account no, or yung iyong TikTok channel. So, ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo, paano nga ba mag-create ng sariling TikTok video, ano? Or pwede mong gamitin yung TikTok ng iba para maging sariling sa'yo. Or magkamayroong gusto mong gawing or gusto mong maglagay ng sarili mong trademark doon sa inyong video. So yun guys ang ituturo ko sa inyo at ipapakita ko rin sa inyo ano kung paano yun. So first guys, kung di ka pa nakasubscribe sa channel, sa YouTube channel ko, hit the subscribe button and click the notification bell or para lagi kang updated sa akin mga new upload video. So let's go guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi ko. Let's go! So yun na nga guys, no? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Nandito kayo guys sa cellphone ko, pupunta tayo sa TikTok ko at ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. So makikita nyo guys dito sa akin pong TikTok account, no? Makikita nyo guys dito pag pinlay nyo for example this video guys, pag pinlay nyo itong video na to, makikita nyo dito ay sarili kong profile, no? So makikita nyo guys dito sa baba ng video na to, sa akin po siyang profile picture, no? And makikita nyo naman dito, ito rin yung aking profile picture dito sa TikTok, ayan po siya. Ayan, no? Yan po yung aking profile picture. At dito sa baba, nandito rin yung aking profile picture. That means, ano, na-create ko siya na sarili kong video. So, pero kung papakinggan nyo guys, hindi ko siya sariling video. Kasi makikita nyo sa title na yan, nakalagay dyan sa aking puso at kay Dingdong Abansado. And, to Jessa Saragosang, ano yung kanta, no? So, ayun po. So, ayun guys, kasi may nag-ano sa akin pa-mention, ayan, pa-ano naman daw, pa-notice. So, nag-create ako guys ng video ko, ano, hindi sa TikTok app. So, kine-create ko siya sa isang editor. So, ganito yun guys, papakita ko sa inyo paano. First, ang gagawin nyo guys ay, syempre, maghahanap kayo ng video na gusto nyong gamitin sa TikTok mismo para hindi siya copyright. So, ang ginawa ko guys, nag-save ako ng TikTok dito, for example, this one. Gagamitin natin ito ngayon, ano, itong isang ito. Ang gagawin ko guys, na isave ko yan or na ano ko, ano, ni like ko siya, kaya na-save ko siya. So ngayon guys, ang gagawin natin, kokopyahin ko siya para makita ninyo kung paano ko siya gagawin. So, let's go! Anong ginagawa ng mga bis? So, anong yan ginagawa yung video ng guys, mga no? Yun, gagawin natin una, use this sound. Tapos guys, pupunta tayo dun sa long ng video kung anong gusto nyo, kung ilang second or 1 minute. So yung effects guys, pwede kayo mag-change ng effects kung hindi po. Pero kung gusto niya naman, pwede nyo wag na palitan, no? So ayan guys, ganito guys ang gagawin natin. I-re-record na natin siya ngayon. So let's go. Pwede magtanong? Ano yun? Anong ginagawa ng mga bees? Honey? Yes baby. Pwede magtanong? Ano yun? Anong ginagawa ng mga bees? So parang ganun guys, no? Parang ganun ang gagawin mo. Then, so lalabas siya ng ganyan. Ang gagawin natin, next natin guys. Tapos nakalagay dito, kailangan guys, naka-only me ito. Ano? Makikita nyo guys din sa taas, nakalagay everyone, friends, and only me. So, nilalagay ko muna siya sa only me. Tapos makikita nyo guys dito, nakaklik itong save to device, no? Makikita nyo guys dyan, nakalagay ay save to device. So, ganun po ano. So, save to device na nakalagay. So, yun po ang importante dito. Tapos, ang gagawin natin guys, pipindutin natin yung post dito sa baba, ano? Sa baba, yung nakalagay na post, pipindutin natin yan. So, post natin. So, magsisave yan ngayon guys. Magsisave yan dito guys sa private, wala po siya sa inyo pong public ano videos, andito po siya sa private na ngayon. Dahil naka-direct save to files po siya, naka-save to mobile, ang mangyayari guys yan ay mapupunta po yan sa inyong mobile ninyo. So check nyo guys dito, nandito po yan sa mobile ninyo, ayan po siya yung aking ginawa ngayon guys. So ngayon guys, ang gagawin natin, i-edit natin ngayon yung video, diba? Baka mayroon kayong alam na video editor, kung wala, punta kayo sa Play Store. Maghanap kayo doon ng video editor kamo, ano? So ako ang ginagamit ko guys kasi ay PowerDirector. So hanapin natin dito guys yung PowerDirector, which is this one. Mapada-download nyo yan sa Google Play Store. Download nyo lang yan.
Tapos, ang gagawin nyo guys, pagpunta nyo dito, dun kayo pupunta sa new project, no? New project kayo guys pupunta. Pagpunta nyo ng new project, pindutin nyo yon. Tapos, dito kayo guys, syempre, ang size ng TikTok is 9x16. So, dun tayo sa 9x16. Tapos, ayan po siya guys, magiging ganitong itsura niya. So, ngayon guys, hahanapin nyo yung video ninyo na ginawa ninyo kanina, no? So, ito yun, ano? Yung ginawa natin. Ito yun. Okay. Ang gagawin natin, i-click natin dyan. Tapos, pwede magtanong. Okay, yan yun, ano? So, ngayon, nandyan na po siya, guys. Ngayon, ang gagawin ko, pwede ako maglagay ng mga effects dito. Ayan po, dito ako kumukuha rin ng mga effects na ginagamit ko for my video. Ayan po. Minsan, tinataasan ko yung brightness or binababaan ko, ano. Alright. Ayan, para medyo madilim. Tapos, lalagyan ko ng ito. So, kahit anong ilagay nyo guys, or kung meron kayong shoutout, pwede nyo ilagay yung shoutout ninyo. For example, dito sa photos ninyo, naka-screenshot po ako ng shoutout. Katulad po nito kanina, may nagpapanotice sa atin. Makikita nyo guys, sabi niya panotice naman po. Kini-screenshot ko siya, kinrap ko siya, tapos saka ko siya, tawag dito. Tsaka ko siya ilalagay ngayon. So, ganun ang gagawin natin. Ito guys, sa ganitong paraan guys, mas maganda siya kasi mas, mas magiging sayo talaga yung video. So, ilalagay natin dun sa taas. Tapos, lalagyan natin dyan ng, happy birthday. Kasi sabi niya daw po ay pag-greet daw ng happy birthday, no? So, dito ako pupunta. Lalagay ko dito. Edit ko siya. Guys, actually, kahit hindi niya lagyan ng ganito, basta nang galing ito sa ano ninyo? Ayan. Happy birthday. So, ganyan lang guys, no? So, ilalagay ko lang siya dun. Alright. Tapos, lagyan ko lang siya na color. Ayan po, okay na siya. Tapos, guys, ang gagawin natin ay isi-save lang natin sa ano. So, punta kayo. Punta kayo sa gallery. Punta ka. Guys, ang dapat ang size ay ng TikTok ay 10x80p lang. Ano? 10x80p lang. Ito lang po. 10x80p. So, pindutin natin yon, produce natin. Save to gallery lang kayo, guys, no? Okay. Guys, kasi, kung mahihirapan kayo, guys, kung gusto nyo, guys, ng tutorial kung paano gamitin or paano mag-gamitin itong Power Director sa pag-i-edit po ng TikTok, sabihin nyo lang, guys, gagawin ko kayo ng tutorial, no? So, okay natin. Okay, not now. So, kung, guys, again, kung paano gamitin ang Power Director o paano mag-edit ng sariling video sa TikTok na gamit ang Power Director. Sabihin nyo lang guys, gagawin ko kayo ng tutorial. Now guys, ang gagawin natin, mag-upload na tayo kasi nasave na natin, no? So ngayon guys, pupunta tayo sa ating app ng TikTok. So pindutin natin yung TikTok natin. Makikita nyo guys dito yung plus sign. Doon tayo sa plus sign, no? Tapos makikita nyo guys dyan yung upload. Doon tayo guys sa upload. Alright, tapos kunin nyo guys yung create ninyo, which is this one po, ano, yung create ko kanina. So, pipindutin ko lang yon. Select ko lang guys. Ayan, tapos next, pindutin ko yung next sa baba. Makikita nyo guys, ito na guys yung ginawa natin kanina, ano. So, pakinggan natin. So, yan po yung guys, no, yung ginawa natin kanina. So, guys, pipindutin natin ngayon ay yung next. Pagsisave po siya. Okay. Makikita nyo guys dito. Ayan, pwede kayo mag-change sa mga filter. Ito guys yung normal na pag-upload na ng video o pagka-copy ng video sa TikTok. No? So, alam nyo na yan. Hindi ko na ituturo. Ngayon guys, yung description. Siyempre, kung gusto nyo lagyan nandyan. Ano? So, ang gagawin nyo guys dito, ako guys, lagi ang lalagay ko lagi ay only me. Pero this time, pwede nyo po siyang ilagay na public or everyone. But ako guys, kasi ang dahil tutorial lang ito, ang gagawin ko ay only me lang. Bakit? But, pwede na ninyo siyang ilagay sa everyone. Kasi okay naman na siya, ano? So, but ako guys, tutorial lang naman, ilalagay ko again siya sa only me, ano? So, post natin siya, guys. So, makikita nyo guys, dito nasa private ko na siya, ano? Ayan po. So, pag chinek nyo yan, guys, makikita nyo guys,
dito, pag pinablik ninyo yan, pag binablik ninyo, yung lalabas dito ay picture na po ninyo. Once na pinablik ninyo yan, parang ito na po ang magiging pictures na ano. So, ganun po yan. Pwede natin i-public, guys, no? So, try natin i-public para makita nyo. Ito ba, check natin. Kung lumabas ba yung... Hindi pa. So, ipapublic natin, guys, ngayon siya para malaman natin kung ganun ba ang mangyayari. So, nakikita nyo, guys, no? Hindi pa siya picture ko yung lumalabas, no? So, tatry natin, guys. Public natin. Punta tayo dun sa, ano, sa tatlong dot. Tapos, pindutin natin yung privacy setting. Tapos, lagay natin sa everyone. Alright, check natin, guys. Balik tayo. Punta tayo dun sa, ano, check natin habang wala pa. Makikita nyo, guys, dyan, nandyan na po, ano, naka-ano na siya, naka, sa atin na po siyang kanta, ano, makikita nyo, guys, sa original by, original sound, I am Bands. Ayan na po, ano, makikita nyo. So, ipa-private natin uli, ano, kasi hindi siya, na, ano, na-rehearse ng maayos, ayan po. So, only me natin uli siya. So, ganun lang, guys, ang pag-create po ng sariling video sa TikTok. See you again next time. Love you all.